Nga pala mga idol, meron akong ginawang bagong YouTube channel at doon mamimigay tayo ng vivo Y11. Once na umabot na ito ng 10,000 subscribers, mamimili na agad tayo doon ng isang lucky winner ng vivo Y11. Ang kailangan mo lang gawin ay subscribe to the channel, link down below. Hit the bell and syempre mag-comment ka rin ng kahit ano para masali ka sa ating giveaway. And don't worry mga idol, tuloy pa rin ang ating giveaway sa ating FB page ng Realme C11 once na umabot ito ng 20,000 followers. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Aiwa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi naka-manga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who be struggling. Winter Tournament Chapter 81. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ay natapos na nga ang first up ng labanan ng Akita at Kanagawa. At dito ngay nalamangan ng gusto ang makupunan ng Kanagawa. Ngunit merong good news nga para sa kanila dahil magaling na itong si Sakuragi sa kanyang injury. At sa silid nga ng Kanagawa, nag-usap-usap ang mga taga Shohoku na si Miyagi, Mitsui, Akagi, Rukawa at Sakuragi. At napansin nyo ba na ang lakas na ng Akita? Hindi na siya gaya ng dati. Lahat ng manlalaro nila ay nag-improve na, lalo na sa Wakita. Ngunit tingin nyo, meron ba tayong pag-asang manalo sa kanila? Wika ni Miyagi. Oo, pero konting porsyento lamang. Nila paghandaan nila tayong lahat. Ang improvement ng bawat membro nila ay napakalaki. At tsaka, ang tiwala at kumpiyansa nila sa kanilang sarili ay hindi matibag-tibag. Kaya naman nagpapalakas sa kanila ang kanilang napakalakas na mentalidad. Tugon naman ni Mitsui. At dito, tumugon nga si Sakuragi. Kung pag-asang manalo lang ang usapan, meron yan, dahil bilog ang bola. Hindi naman tayo baldado para kawawain nila. Alam nyo ba, ang level ng paglalaro ay iwan na iwan tayo. Ngunit alam nyo rin ba ang linamang natin sa kanila? Oo, lamang tayo sa puso. Ang hadikain nating manalo sa laro ay napakataas. At mismong puso natin ang nagdidikta kung anong kilos ang gagawin natin. Basta tiwala lang at ilagay lang natin ang puso natin sa bawat laro. Iyak, mananalo tayo dito. Tugon naman ni Sakuragi sa kanila. At bigla ang nagsalita itong si Rukawa. Tama ka Sakuragi, walang kayang tumalo sa atin pag may puso sa laro. Ngunit kakapusin pa rin tayo, pagdihado tayo sa galawan. Ngunit kay sa Wakita lang ay hindi ako papadihado sa galawan na yan. Kahit galing pa yan sa bansa na may mataas na kompetisyon ng larong basketball. Alam ni Akagi ang sinasabi ko. Wika ni Rukawa. At dito nagsalita nga si Akagi. O alam ko Rukawa, ang ginawa mong pagsasanay. Kaya alam kong hindi mo palinalabas ang tunay mo sa laro sa unang bahagi. Nalinanda mo ang lahat na to para second half. Ang tunay na laban nyo ni Sawakita. Ang level ng ensayo ni Sawakita ay pareho rin ng level ng ensayo mong ginawa. Kaya sa improvement lang ang pag-uusapan ay magkapareho lang kayo. Pinaagod mo lang siya nung una para makapush siya sa second half. Tama ba ako Rukawa? Wika ni Akagi. At dito nagulat nga silang lahat. Kung ganun pumunta ka rin pala sa Amerika para magsanay Rukawa? E di kung ganun mala-import din pala ang larong tinatago mo. Hindi mo man kami sinabihan ah. Wika ni Miyagi. Gunggong, hindi ka man lang nagpaalam sa amin ah, makasarili ka talaga. Kamusta naman ang laro doon sa Amerika? May nakita ka na ba sa akin na mas magaling doon? Sino siya? Anong pangalan? Gusto kong makarap ang taong yun kung meron man. Wika ni Sakuragi. Ha, magunggong, hindi ako nagtungo sa Amerika. Sumali lamang ako sa isang ligang labas kung saan merong mga dayo na galing din sa Amerika. Malalaki sila at mabibilis. Ang kanilang laro ay maihanay mo sa Sawakitang nakikita nyo ngayon. At dahil sa karanasan ko sa ligang labas na yun,
para na rin akong nakapaglaro sa Amerika. Ngunit ang advantage lamang ay mas lalo kong nahubog ang kakayahan ko. Dahil ang mga kanong ito ay lagi akong gustong bantayan. At ganun din ako sa kanila para ma-challenge din ako ng husto at mailabas ko ang tunay kong potential. Gaya ng nangyari kay Sawakita nung nanggaling siya sa Amerika tugon ni Rukawa sa kanila. At isang gilid nga ay nag-uusap ang tatlong coach para sa kanilang plano sa susunod na bahagi. Mga kasama, ano ang magiging plano natin sa second half? Sigurado, meron pang maraming natitirang plano si Coach Domoto para sa atin. Kaya kailangan natin silang paggandaan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy lang ang kanilang pag-usad dahil baka matambakan na tayo at mahirap na tayo makabalik pa. Sa lineup na yan, sino ang ating pwedeng pambato? May shooting sila sa labas at mga manlalarong napakalaki ang improvement. At meron pa silang sawakitang galing sa Amerika. Sige, tapatin nyo ako. Makakaya ba natin sila? Wika ni Coach Tauka. At dito, tumugon naman si Coach Ansay. Tama ka, Tauka. Dapat hindi natin hayaan na matambakan tayong lalo dahil baka makapus tayo. Kailangan nating mag-ingat dahil wala na pang susunod pa na pagkakataon. Pag natalo tayo dito, uwian na sigurado. At tiyak kong ayaw nyong mangyari, diba? Kaya paggandaan natin silang lahat. Si Rukawa ang malaking pag-asa dito. Kaya pag maduminan niya ang ace ng kalaban, sigurado babagsak yung mga yan. Dahil once na alam mo na kung anong gagawin, sigurado mahirapan ang makaporma ang kalaban. At kung tanong mo naman na meron tayong pag-asa, meron. Ngunit katiting lamang wika ni Coach Ansay sa kanila. At dito merong pumasok nga na napagandang plano sa isip ni Coach Takato. Kayo, sa tingin nyo, sino ang kayang tumalo sa lineup na binubuo ni Sawakita? Mikiyo, Masashi, Minoru at Fukatsu. Di ba yung mga hari ng Japan na naghari ng 2 taon? Na marinig mo pa lang ang lineup nila ay kinakatakutan na. Sino ang mga malalarong dinumi na sila at pinigil ang kanilang paghahari? Sino ang mga malalarong hindi nila inaasahan na makakatalo sa powerhouse team na yan? Di ba wala? Wala nga ba? Sino sa tingin mo? Ah, Coach Ansay. Wika ni Coach Takato. At ito yung nagets naman agad ni Coach Ansay. Oo nga, nakuha ko na ang pinaparating mo, Takato. Ang kupunan na tumalo sa kanila ay ang kupunan ng Shuhoku. Kung ganun, sinasabi mo ba ang natitira nating alas sa larong ito ay ang mga malalaro na minsan nang tumalo sa kanila kahit na underdog pa? Sinasabi mo ba na kaya nating ulitin ang kasaysayan na pagpigil sa paghahari ng mga malalaro ni Domoto? Ang sinasabi mo ba ay tatapat natin kay Masashi ay si Akagi, Rukawa kay Sawakita, Fukatsu kay Mitsui, Miyagi kay Minoru, Sakuragi kay Nobi? Yan bang ibig mong sabihin, Coach Takato? Wika ni Coach Ansay. At dito, tumugon naman si Coach Takato. O Ansay, yan lamang ang nakikita kong alas na dapat nating gawin sa kanila. Magtiwala lang tayo sa kanila. Nagawa na nila noon yan at lahat ng yan ay kaya nilang ulitin. Tinitiyak ko yan. Ang nakaraang pagkatalo ng mga bata ni Coach Domoto ay kayang ulitin ng mga bata mo. Wika ni Coach Takato. At dito, tumugon naman si Coach Tauka. Oo, maganda ang plano na yan. Ang buong galaw ng kalaban ay alam na nila kung paano ito imanipula. Kaya naman sa tingin ko, yan lamang ang natitirang pag-asa natin para manalo sa larong ito. Wika ni Coach Tauka. Nang biglang, nagsalita nga si Coach Ansay. Magandang plano. Ngunit, hindi ako payag. Dahil buong kanagawa tayo pumunta dito. Ang talento natin ay magsama-sama. Kaya kailangan natin gumawa ng experiment lineup para makabuo ng solid chemistry. At kung hindi naman talaga kaya at walang wala na, wala tayong magagawa kung ipasok ang All Shuhoku lineup. Wika ni Coach Ansay sa kanila. At sa kabilang banda naman, sa panig naman ng Akita ay nagbigay na nga ng plano itong si Coach Domoto para sa gagawin na susunod na hakbang para susunod na bahagi nitong laro. Akita, makinig kayo. Ito ang plano para susunod na bahagi. Ikaw sa Wakita, pilitin mong ilabas ni Rukawa ang kanyang limitasyon para mabasa natin ang kanilang laro. Fukatsu, usayan mo. Ikaw ang magsisilbing utak ng inyong opensa
dahil ikaw ang magtitimon dito. Minoru, ituloy mo lang ang pag-atake sa kanila. Masashi, maging consistent ka lang sa ginagawa mo sa loob. Idumi na mo kung sino ang makakalaban mo. At si Nobi, ikaw muna ang maglalaro. Ituloy mo ang napakagandang box out mo sa loob. At ikaw, Mikiyo, magpahinga ka na muna. Isakuragi ang trabaho mo kung sakaling babalik pa siya sa laro. Wika ni Coach Domoto sa kanila. At dito, nag-buzzer na nga. At magsisimula na nga ang second half ng laro. At ang ikalawang yugto na dito na magkakasubukan kung sino nga ba ang mas malakas sa kanila. At sa panig na ng Akita, sumigaw itong sa Akita. Akita, tara na, tayo ang mananalo dito. Tambakan natin sila, sigaw nito. At sa panig naman ng Kanagawa, sumigaw din si Sakuragi. Sa wakas, magsisimula na Kanagawa. Iuwi natin ang tagumpay. Akita, hiyanda nyo ang sarili nyo sa digmaang papalaganapin namin. Tara na, sigaw ni Sakuragi. Ano kaya ang kalalabasan ng ikalawang yugto? Sino kaya ang mananaig sa labanang ito para abante sa susunod na round ng liga? Abangan natin sa susunod na bahagi.